Magandang araw po, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes. First day po ulit ng aking pumapasok. So, sa mga kaibigan ko po na nalangin, simula lang kami po ay makawarantin hanggang sa makalabas. Salamat po ng marami sa mga kamag-anakan. Ako po ngayon ay medyo malakas na, kaya tayo po ay nakapag-duty na ulit. Oo. Gusto ko lang samantalahin itong pagkakataon na ito kasi kanina habang nakapoy may binuntahan doon sa Vito Cruz. May nadaanan po akong isang lalaki na nakahiga doon sa daan. Siya po ay sa tingin ko tulog kasi nung ako'y dumaan. Parang may karamdaman. So, hindi ko napansin. Hindi ko napinansin. Kapag naglakad lang, ang inisip ko pagbalik ko ay dadalhin ko siya ng pagkain. Kung may madaanan akong kainan. So, nung ako nga po ipabalik, kala ko pa naman eh, naka-on yung aking video, ay hindi ko na siya, nagbi-video ako pero hindi pala naka-record. So, mahaba-haba na yung aming usapan. Tinatanong ko kung bakit siya doon nakahiga, at sa taga saan siya, at sino yung kanyang kasama sa bahay. Wala na pala siyang pamilya. Yung kanyang pamilya daw ay nandun sa Catanduanes. So, Bicol po yung Catanduanes. Napakalayo kasi nandito siya sa Pasay. So, doon daw siya, may nanay daw po siya dito sa may Ligrisa Street. So, nung tinanong ko siya ng anong dahilan kung ba't siya nandun nakahiga. Yung pala ay meron siyang mga kaibigan. Mga karamdaman na iniinda. Meron po siyang mga bukol, marami po sa tuhod. Meron pong nasa kanyang paa. Yung kanyang sakong po ay maraming bukol. Yung kanyang kamay ay hindi na daw niya may baluktod. So, napakahirap. Sabi ko nga, napakahirap yung ganong kalagayan. Dahil hindi po siya pa nakakain. Hindi ko alam kung, kasi kanina pa daw siya nakahiga doon. Baka umagahan, wala pa din. At nung tinanong ko siya kung nasaan yung kanyang nanay, hindi ko alam na yung nanay pala niya ay nandoon din sa unahan ng konti, nakahiga doon sa may grotto. Matanda na rin. Hindi ko na bigyan ng pagkain kasi hindi ko alam na nanay pala niya yung nandoon kanina nadaanan ko. Inabutan ko na lang din ng pambiling pagkain. So, kawawa po sila. Maganda sana yung aming usapan, kaya lang di ko pala na-record yung aming usapan. So may mga naisip ko na kunan. Habang kami nag-uusap, ginukunan ko yung kanyang tuhod. Ay namamaga po. Ayun, makikita nyo po maya-maya. Ipapakita ko po sa inyo. So, yan. At sabi ko nga, kung iikot tayo dito sa Metro Manila, dito sa vicinity lang ng Pasay, ay napakarami mga taong talagang siguro minsan na hindi na kumakain maghapon. Nakahiga na lang sila. At hindi alam kung saan sila kukuha ng pagkain. Makakakain sila siguro pag may mag-aabot sa kanila tulad ganina. Naabutan ko ng konti. Wala rin naman kasi kung dalang pera. At wala rin akong pera. Kaya yun lang. Yung si Mang Jerry lang ang nabigyan ko kasi hindi ko alam. Doon sa unahan pala ng konti nakahiga din yung kanyang nanay. Matanda na rin po. So, siguro sapat na rin yung naibigay ko doon sa kanyang nanay na pangkain nila, pamatid gutom, kaysa naman wala silang makain hanggang maghapon. So, idalangin po natin ng mga taong ito. Wala po tayong pwedeng maibigay sa kanila financially kasi alam mo naman, mahirap din ang buhay. Pero panalangin siguro na gumaling ay siguro malaking tulong yun sa kanila. Ako po ay nandito po sa office muna. Parang mahirap po muna makihalubilo doon sa mga kasama ko. So, dito muna tayo gagawa kasi maraming mga naiwang gawain. So, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. At salamat po sa inyong lahat muli na kayo po inyong dinadalangin. Kami po ay, ako po ay balik trabaho na. Aking asawa at anak ay
nasa bahay po, naka-quarantine pa po sila dahil positive din po sila. Ang 7 years old kong anak ay positive din. So, papalakas po sila habang inaantay yung 14 days. So, next week, baka okay na, makapasok na ulit si Mrs. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat. Nire-record ko tayo eh. Nire-record ko. Apo. So, taga-Katanduanis po kayo? Oo. Matagal na po kayo dito naka, ano, naka... Higa? Medyo sa, ano, sa... Ngayon, siguro meron lang mga... mga mag-iisang taon na rin kung ka... Nagpapalamig lang. Oh, yan. Hindi pa mainit ho dito pagka tanghali. Ay, sa tanghali. Matagal na po yung tuhod nyo. Ito, may tatlong taon na ako. Balik-balik. Wala po kayong gamot na iniinom? Ang gano'n dito nung ano, nung ano ng amo ko na sa tennis court. Opo. Hindi ako makalakas. Iniinom ako ng ano, alcoxia. Alcoxia ang... Masakit po ba? Sa ngayon hindi naman. Ah. Pero pag inabot ko ng lamig, buwang pasok yan dyan, namamagalat yan. Opo. Hindi makatayo, hindi makalakas. So ayan, kain po muna kita eh, kasi nakita ko kayo, nadaanan ko kayo kanina. Sabi ko baka hindi po kayo kumain. Kaya bumili po ako ng pagkain. Papunta po ako sa ano, pabalik po ako sa trabaho ko. Salamat po dito. Ano pangalan niyo, Tay? Jerry po, Jerry. Jerry. Ayan. Sige po, kay Jerry. Apo. Mahirap po ang buhay, no? Pag ano, pag may karamdaman. Ganito pa. Hindi na po kayo nakakatrabaho. Hindi. Kasi masandiyo po. Hindi katulad nga itong ano, magkaroon ng rent. Ito, magkaroon natin natin yun yun eh. Oh. Hanggang dito na lang ito eh. Hindi ko na ito na isasara. Ah. Hindi na. So mahirap. Ano kaya ang dahilan yan? Baka... Nanigas na yata itong ganito yung mga ugat-ugat. Exercise po siguro. Lalaki. Ang laki ng bukol po ano? Laki. Apo. Ito yung ipin niya matigas. Ito ang lambok ito. Oh. Ito matigas. Tumigas na po. Ito yung natural natin. Ito. Yung dati talaga mayroon tayo niya kahit kayo mayroon ito. Apo, mayroon. Ito, no? Ito talaga bukol. So araw-araw po kayo nandito tayo? Hanggat ano, hanggat may wala pang ano sa tennis. Andito ko lang. Ha? Sa tanghali. Sige po, baka makadalaw po ako ulit dito. Apo. Ano kayo na ako? Galing po ako ng dito sa may Bito Cruz, may pinuntahan lang. Eh, dumano ko kanina. Gisingin sana kita, sabi ko, babalikan kita, kailang eh. Sabi ko, pagbalik ko na lang, dadala ko ng pagkain si tatay. Wala ho, wala kayong tubig, hindi ko naka... Mamaya na lang po. Nakakalakad naman ho kayo? Oo. Diyan lang ako pupunta. Diyan din ang nanay ko, diyan yung nanay ko kami. Yun na, ako nakasumbrero. Ah, yun, nanay niya po yun? Maliit niyo. Apo? Ah, apo. Tinapos na lockdown yan. Oo. Nauwi yan doon sa kapatid ko sa itong C-Park sa pagpapag. Oo. Sige tayo, kaya na po kayo. Mayroon pong binili akong ano, isang kanin at saka paksiw na tilapia. May ano naman po dyan, kutsara. Okay. Apo. Sige, tay. Thank you po, tay, ha. Apo. Si nanay niya po, nandyan lang din po. Lagi. Ha? Nandyan niya na kaiganin niya sa may... Apo, may grotto ba yun? Sige, tay. Thank you. So, ayan po mga kaibigan. Si Tatay Jerry po inadaanan ko kanina pag daan ko dito. So parang hindi pa talaga siya kumain. Kaya naawa naman po ako na hindi siya bigyan ng pagkain kasi parang gutom na gutom na. Nanay niya po pala 'tong nandito. Kailan po wala na po ako mabilhan ng pagkain. So nanay niya po itong nandito nakahiga. Sa grotto. Nanay! Musta po? Yeah. Anak niyo po si... Si Jerry po. Kuya Jerry? Opo, nabigyan ko po ng pagkain kanina. So... Kawawa po yung kalagayan ng mag-ina. Ano? Mag-o, mag-ina nga po.
si nanay. Hindi ko naman pala, hindi ko naman alam na nanay po pala niya yun. Biligyan ko na lang din po ng ano, pambiling pagkain. Kasi ako'y mali-late na po sa trabaho. Mahina na po yung kanyang nanay. Matanda na rin po. Ganun po ang buhay dito sa Maynila. May mga ibang tao na talagang survival lang. Pag hindi po talaga nabigyan, wala rin, hindi nakakain. So napakarami po. Yung dinaanan ko kanina, maraming mga pamilya nandoon sa kabindaan. Doon lang sila tutulog. So, ilan lang po yung mga taong yun na nagpunta ng Maynila, tapos pagdating dito, wala namang napagkuna ng kanilang pang-araw-araw na pangkabuhayan. Di, mahirap pong ganun. Kawawa po. So, yan. Yeah.